Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Sino po nalulungkot sa Panginoon? Magsabing amen. Sino nagagalak sa Panginoon sa umagang ito? Sinong ready nang mapakinggan ang salita ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumawid po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin all the glory. Let's give all the glory to Jesus. Glorious Father, glorious Jesus, glorious Holy Spirit. Jesus, all glorious, creating us at tempo, called us living stone, where you enthroned. As you rose from dead and hell, so arise within our worship. Rise above the praises and let the hands that show you raise. God, I see your glory. Power.
Amanda. We bless your holy name. Wonderful Savior. We love you so much, Lord. We love you so much. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Glory to God. Pasalamatan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Glory to God. Hallelujah. We bless your holy name. We bless your wonderful name. Panginoon, sa umaga ito, minsan pa, we are ready to believe and to receive your words. At ang aming puso, Lord, will be filled with your life. Sapagkat sinabi mo, my word, they are spirit and they are life. Ang aming spiritual life, Panginoon, ay mapupuno ng buhay mo because your word is alive, full of power. Lord, kami mapupuno ng kapangyarihan ng iyong anointing to receive the spirit of wisdom and revelation for the glory of your name. Mataas ang pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan. Mataas ka, Panginoon. Thank you, Father God. And all glory belongs to Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let me magsabi, Amen. Amen. Praise God. Habang tayo nakupo, sabihin nyo sa inyong katabi na malayo sa inyo. Ituro nyo, sabihin mo, kapatid, malapit ka man o malayo, pagpapalain ka ng Diyos. Paglabas mo sa worship service na ito, tinanggap mo na ang pagpapala. Tinanggap mo na ang himala. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, malapit ka man o malayo sa akin, hindi ka pa rin nagbabago. Mukha ka pa rin bagong gising. Praise God. Lahat ng artista ay magsabing amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, purihin ng Panginoon, ating pumpaksa is about curse. No? Last week, tinalakay natin, ang title po nito, Don't Curse Yourself. Huwag mong susumpain ang iyong sarili. No? Last week, tinalakay natin yung part 1. So, hindi natin natapos. Ngayon, part 2. Don't curse yourself. Sabihin natin, I will not curse myself. God will bless me. Palakpakan natin ang Panginoon. Gagawin ng Diyos. So, sa umagang ito, buksan natin ating Biblia sa ating scriptures. Proverbs chapter 18. Verse 21. Tapos ihanda nyo ang Romans 12:14. So Proverbs 18:21. Kinababasa ko nito. Isa ito sa mga, lahat naman paborito ko mga verse scripture. Pero isa ito sa palaging nakikita ko. Palagi ko napagbubulay-bulayan. Ano sabi sa Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the nose. Amen. Mouth. Ulit. Death and life are in the power of your ears. Mouth. Ano sabi? Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue. And those who love it shall eat the fruit thereof. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila ng tao. Ipara-face natin. At kung ano man ang salitain ng bibig o dila ng tao, ay kanyang mararanasan yung bunga nito.
So ibig sabihin, ano sabi? There is power in our mouth, in our words. Ano sabi? Death and life are in the power of the tongue. Sa mga hindi nakakaalam, at maraming theologians hindi nakakaalam ito, that there is power in our words. At yan ang madalas atakihin nyo yun. Makakita nyo sa internet, sa social media, sa lalo na sa YouTube. Maraging under attack ang Word of Faith Ministry or Word of Faith Movement. Maraging attack ang mga preachers, mga faith preachers who believe in the power of faith, who believe in the power of words. Under attack yan. Sabi nila, mali, hindi totoo, that there is power in our mouth. Hindi naman daw tayo Diyos. Bakit tayo magkakaroon ng kapangyarihan sa ating bibig? No? Actually, yung mga nagkikriticize na gano'n, yung mga nagsasabi na mali ang mga ganito teachings, hindi talaga nila napag-aralan eh. Hindi talaga nila napag-aralan. Batay lang sila doon sa naririnig nila na ayan mga yak, kinoconfess ang ano, at may power daw of words pagka kinonfess. Batay lang sa narinig nila. So pag yun ang narinig nila, hindi ba ganyan ang Christian science, nagko-confess din? Merong positive confession? Hindi ba ganyan yung law of attraction na pinapractice ng mga cult, mga new age? Yung base lang sa ganun. Ang sagot ko sa kanila, hindi ko mo nakatanggap ka ng 1,000 pesos na fake. Ayaw mo nang tumanggap ng 1,000 pesos. Pag sinuklian ka, ay miss, ayoko ng 1,000 pesos. Hatiin lang, 2,500. Bakit to, sir? Lahat ng 1,000 pesos, fake. Bago nyo nasabing fake lahat ng... Kasi minsan nakatanggap ako, fake pala eh. That is foolishness and ignorance. Hindi ko mo nakatanggap ng fake na 1,000. Fake na lahat ng 1,000. The fact is, pag merong fake na 1,000, ibig sabihin, merong true. Merong real. Merong totoo kasi yung 1,000. Kaya finake, kasi may totoo. But yung mga mamimake, yung mga sindikato ng pepek, nag-imprinta ng fake money. But hindi nila i-fake ang 20,000 bill, papel na may 20,000. But hindi nila i-fake yun. Kayo, tanong yun. But hindi nila i-fake yun. Mas malaki yun. Anong sagot doon? But wala nang pe-fake ng 20,000 perang papel? Kasi wala namang ganun eh. Wala lumalabas na ganun. Kung may lalabas man in the future pa. Kaya merong fake kasi may pinagkopyahan na totoo. Yan ang tatandaan nyo. Kaya merong fake na healing and fake na miracle kasi may pinagkopyahan na totoong healing, totoong miracles. Kaya merong mga fake na mga ngaral kasi may totoong mga ngaral. Kaya merong fake or false doctrine kasi merong true doctrine. Kaya merong false church kasi merong true church. Hindi ibig sabihin na papunta ka sa kultong church, cult. At na-discovery mong cult pala, false church, fake pala. And next time makakita ka ng mga churches ng born again, ayaw mo nang pumunta. At sasabihin mo, lahat ng mga churches fake o mga kulto, lahat. Nilahat mo na. So yun ay bunga ng ignorance or foolishness yan. Either na ignorance, foolishness, or presumption. Kaya pagka merong false, may fake, merong true. At si Satan ay isa sa mga great impersonator na walang ginawa, kundi gayahin ang gayahin ng gayahin ang gawa ng Diyos. Hindi naman siya gumagawa ng bago eh.
Lahat luma, kinopya niya sa Diyos. At yan ang nature ni Satan, ang kanyang sinful nature, is to become like God. Yan ang desire niya, umpa kaya siya ay nagrebelde sa Diyos. He wanted to become like God. Isaiah 14, verse 12, pababa. Kaya ngayon, lahat na nasa mundo, at ang mundong ito, territory of the devil, no? Time will come, maglalaho mundo ito, papalitan ng Diyos, pagagantay ng Diyos, at tayo mabubuhay sa bagong mundo, new heavens and new earth, na wala ng diablo, wala ng kasalanan, wala ng fake. Doon tayo titilang magpakilang. At that time, si Satan and his demons, fallen angels, at lahat ng sinners who rejected the Lord Jesus Christ to become their Lord God Savior will be thrown into the lake of fire. Forever and ever, kalilimutan sila ng Diyos doon. Ibig sabihin, yung suffering, punishment nyo will be forever sa buong eternity. Pag sinabi pong eternity, hindi mo na masusukat. Wala nang katapusan. Once nagkamali ka sa buhay na ito, once nagkamali ka sa pamumuhay sa mundong ito at wala kang tagapagligtas, you will be doomed forever sa walang hanggang kaparusahan na naghihintay. Walang hanggang kaparusahan. Okay sana kung 1 month, kahit na 10 years, 20 years, o 50 years. Eh kaso, ang lahat na mapupunta sa lake of fire, eh forever na sa eternity. Mas maganda pa hindi na ipinanganak yung mapupunta doon. So sa ngayon, sabi sa 2 Corinthians 4:4, Satan is the god of this world, the god of this world system. Lahat na nakikita natin na na-attract tayo, lahat na nakikita natin minsan nagdi-desire ang flesh natin, mga materials o mga bagay ng sanlibutan, lahat ng yan ay deception of the devil at attraction to tempt us para mawala ang focus natin sa Panginoon. Mga material things, pera, hindi masama yan. Promotion, hindi masama. No? Ulitin ko, riches and wealth, money is not evil. Maganda, maraming pera. Maganda, mayaman. Maganda, lahat tayo gawin ng Diyos ng mga milyonaryo. Sinong agree sa akin? Kakaunti. Sinong agree? Magkakatotoo yun. Yun. Ang sabi sa Bible, sa Hebrews, ang evil, yung love of money. Yung love of riches and wealth. Yung hindi mo na makontrol, ikaw nang kinokontrol ng greediness. No? Ikaw nang kinokontrol ng pera. Ikaw nang kinokontrol material things. Hindi mo makontrol sarili mo. Yun ang evil na. Pero magkaroon ka ng blessing, material things, pera, okay lang yan. No? Mag-prosper ka, okay lang yan. It is God's will for us, for His people, to prosper. May mga churches ngayon, they don't believe that it is God's will to prosper the church. Galit na galit sila sa teaching ng prosperity. Under attack din yan. Sinasabi nila, mga preachers, the preacher ng prosperity gospel ay may greediness. Okay, may mga kasamahan tayo sa charismatic, sa Pentecostal, o sa mga faith movements, mga kapatid natin, na nagkamali nito mga nakaraang panahon sa paghingi ng support sa kanilang mga partners. Dahil ang lalaki ng ministry nila, kailangan nila ng maraming perang pumasok para matugunan yung needs. International na ministry nila, parot parito, all over the world, preaching the gospel. Para mapunuan yon, minsan mali yung kanilang approach sa tao. Minsan meron ng hindi totoong pangingibig sabihin, yung paraan hindi maganda. At nakita yan ni Benhin at nag-repent si Benhin dyan. At maging siya, sabi na nagkamali siya. Sabi na mula ngayon, hindi, babaguhin ko na ang pagkuha ng support sa partners. Ayaw na niya. Kasi, minsan may mga minsi kumanghingi. Pag kayo ay nagbigay ng ganitong halaga, God will prosper you. Pag kayo nagbigay ng ganitong halaga, God will heal you from that sickness and disease. Eh, paano kung wala may bigay? Para bang tatapatan mo ang Diyos ng pera, bibigay mo para ikaw ay makatanggap ng himala o healing or blessing. Mali yun.
Ang focus ng church ngayon, ang difference natin doon sa iba't churches, nagtuturo tayo ng tithes, love offering, offering, kaloob, financial offering sa Panginoon because we love the Lord. Ang focus natin, not to receive something from God. Yun ang tama. Ang focus natin is to love and to give our offering to God. Not to receive, not to bless God, to praise and to worship Him sa pamagitan din ng ating offering. We give because we love the Lord, not in order to receive something from the Lord. Maliwanag po ba? Once na tumama ang ating puso sa pagbibigay, God will bless us. Hindi tayo dapat after sa blessing, after tayo doon sa blesser, sa tagapagbigay ng blessing. Amen po ba? At dyan, nagkamali ang maraming faith preachers sa World of Faith Movement. Eh, siyempre, tao lang nagkakamali. Lahat naman nagkakamali. And it's about time na dapat makorek yan. Kung ko pa napapansin niya. Okay. So, dahil doon, sa mga butas na yon, nagkaroon ng paninira tuloy na ang teachings ng faith confession ay hindi totoo. Kundi ito ay cultic or ito ay practices ng mga cult. And that's a lie. 100% that's a lie. Yung Christian science, New Age, lahat ng nakikita nila magagandang teaching sa lahat ng religions, kinukuha nila to attract more people na sumama sa kanila. At nakita nila itong power ng teaching ng positive confession, confessing the word of God, kinuha nila yan. Sila ang nanggaya, hindi yung tayo ang nanggaya sa kanila. Because it's in the Bible, nasa Bible yun. Kaya itong Proverbs chapter 18, verse 21, kapag pina-interpret mo yan, sa mga iba theologians na hindi naniniwala sa power of words, i-interpret nila yan na, oh, totoo yung Proverbs 18, 21. Halimbawa, magsalita ka ng masama sa tao, eh magagalit yung babalikan ka niyan. Hindi mo alam, baka traitorin ka niyan. So, hindi mo alam, baka magsalita ka masama, patayin ka niyan. Yung mga ganong, yung surface lang ang nakikita nila. Magsalita ka ng maganda, pinuri mo siya. Eh di, baka, mali mo, bless ka niya. Kaya, death and life are in the power of the tongue. Naku, mali ang babaw. Kapag magsasalita ka masama o maganda sa tao, may balik, totoo yun. But you don't need the power, para bumalik sa yon. Bad or evil, hindi mo kailangan power. Magsalita ka ng masama sa tao, hiyain mo yun, abusuhin mo, babalikan ka niya. Pag napatempo ka sa talagang maloko rin, baka ako anong gawin sa'yo, in the future, abangan ka niya. Kaya nung minsan kailangan, 6 years ago, dito sa halos malapit sa 7-Eleven, merong may jeepney driver yata, binaril sa ulo. Kita-kita ko yung bangkay, nandun ba, inabuta ko, sabog yung dugo eh. At ayon doon sa mga sabi-sabi, ang tagal ng pangyayari, ilang years na nakaraan, may nakasaguta itong tao, ito hindi ko ma, kung parang tura niya o ininsulto niya. At lumatempuan siya, after several years, saka pala gumanti. Ang ginanti sa kanya, pinatay ka agad siya. Dahil hindi makalimutan ng tao yung sinabi sa kanya. At doon sa ganyang sitwasyon, you don't need the power para balikan ka. Good or bad. So hindi yun ang ibig sabihin ng Proverbs 18:21. Ang ibig sabihin ng Proverbs 18:21, there is a spiritual force, spiritual power na back up sa iyong salita, either it is good or bad, blessing or curses, positive or negative, may back up na spiritual power sa'yo behind your words. And to tell you the truth, tayo ang confession natin, difference natin sa mga ginagaya ang power of confession, New Age, yung mga kulto, ginagaya nila yan. Ang difference natin,
ang kinoconfess natin, Word of God, promises of God. Kaya hindi nila pwede sabihin ko ito, but nagpa-practice kayong positive confession, but masama bang i-confess ang pangako ng Diyos? Ah, patay na sila doon. Ang tanong ko sa'yo, masama bang i-confess ang salita ng Diyos? Masama bang salitain ang paulit-ulit ang salita ng Diyos? Hindi, kasi parang ganyan nakita ko sa New Age, sa quote eh, kinukonfess. Ano kinukonfess nila? Word of God ba? Kinukonfess nila yung desire ng puso nila. Yung greediness. Tayo kinukonfess natin, Word of God. In fact, ang meaning ng meditate sa Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3, ang sabi, meditate on the Word of God day and night. At ano magiging epekto when you meditate on the Word of God? You will prosper and succeed. You will prosper. When you meditate on the Word of God, you will prosper. Giginhaw ka, pagpapalain ka. Kapag ikaw ay nagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Ano sa Hebrew ang meditate? Sa Hebrew, ang salitang meditate, may idea ganito. Paulit-ulit, naisipin mo ang alin? Ang salita ng Diyos. At pagkatapos, i-digest mo, hanggang sa maging malinaw sa iyo, at paulit-ulit na salitain mo. Paulit-ulit salitain mo. By His stripes, I'm healed. Jesus took my sicknesses and carried my diseases. And by His wounds, by His stripes, I am healed. He healed me. Thank you, Lord, for healing me. By your wounds, I am healed. Hallelujah. Jesus took my sicknesses. Paulit, dinadigest mo at paulit mo sinasabi. Yun ang meditation sa Bible. Sa Eastern religion, sa mga yoga, sa Hindu religion, iba ang kanilang meditation. Uupo ng lotus position, nakaganto. Alam niyo upong yun? Ewan kung ba't nakaganto. Kasi mahirap na bansa ang India eh. Doon galing yung Hindu religion. Wala akong pera. baka ganun ibig sabihin. Pero nakaganon sila. Kasi meditate, binablanko nila ang kalang isip, ang kalang sarili, hinuhungkag nila. At yun ay very dangerous. Once na binlangko mo, ang iyong espiritu papasok anytime, ang demon spirit. 20 years ago, meron akong kinas out ng mga demonyo sa tao, kapatid ng office mate ko. Maliit, payat, pero grabe ang super lakas na. Hindi na siya kumakain, pero lakas na. Kasi ang daming demonyo. At napasok siya ng mga demonyo, kinameditate, kinapapractice ng yoga. Nakas out yung na delivered through the power of the name of Jesus. So, ang ibig sabihin ng there is power in our words, whether it is good or bad, blessing or curses, both will come to pass, mangyayari. Why? Kasi ganyan ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. We are not God. We are not God. No? We are human beings. Created in the image and likeness of God. But we are not God. At dahil tayo ay winangis ng Diyos sa kanya sarili, nakakuha tayo sa Diyos ng hawig, ng pamamaraan. When God created the whole universe into existence, He created the world, He created everything by the power of His words. Salita lang. Ganun kumilos ang Panginoon, salita. Kaya nalikhain niya ang tao, meron tayong power in every words that we speak. In fact, ang mga words na lumalabas sa ating bibig, nandyan lang yan, nasa atmosphere yan, hindi yan nawawala. Kaya sabi ni Jesus, by your words, you will be justified. By your words, you will be condemned. No? Ano mang salitain natin, magpuproduce yan ng fruit in the future. Minsan, di mo nakikita, pero it will produce fruit. Iyon sabi sa Proverbs 18:21. No? Because there is power in our words. It's in the Bible. Eh. Nasa Bible yan. Tingnan, basahin natin lang ano. Ang Romans chapter 12.
verse 14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Sa New King James Bible. Pagpalain nyo yung mga umuusig sa inyo. Meaning, yung mga gumagawa ng masama sa inyo, pagpalain nyo sila. At huwag nyo silang susumpain. Ngayon, paano mo binibless ang tao? Paano mo sinusumpa ang tao? Halimbawa, may nag-away. Nakarinig kayo ng cursing words. Paano niya kinurse yung tao? True words. True words. At ganoon din, nang bibless tayo ng tao, true words. Salita rin. No? Kaya si Jesus, one time, napadaan sa isang fig tree, in-expect na may bunga, eh wala. Sabi ni Jesus, mula ngayon, huwag ka na magbunga. Kinurse niya yung ano? Anong ginamit ni Jesus? Sinenyasan ba niya? No. Ginamit niya words. At pagbalik nila, napansin ng mga lagad, Lord, yung puno na kinurse mo kanina, tuyo na o. Pamula sa ugat na tuyo, paano nangyari yun? Sabi ni Jesus, have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ganito yan. Tinuro niya kung paano gawin. No? Paano nangyari nung kinurse niya yung punong kahoy na tuyo. Anong ginamit ni Jesus? Words. Mula ngayon, huwag ka lang magbunga. At tinuro niya sa kanyang mga alagad ang paraan. At sabi niya, sabihin ko sa inyo, totoong totoo, verily I say unto you, example, bundok, whoever shall say to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those words or those things that he said will come to pass, he shall have whatever he saying. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, as sino man magsabi sa bundok na ito, mapatas ka, mahulog ka sa dagat, bumagsak ka sa dagat, at hindi nag-alinlangan sa kanyang puso na yung kanyang sinabi, tunay na tatanggapin niya yung kanyang sinabi. Huwag daw pag-alilangan. Anong ginagamit daw? Tinuro ni Jesus, words. Hindi sinabi Jesus, katotohan siya, sabi ko sa iyo, at sino mang magwagayway ng kamay, paekis, o kaya pakros sa bundok na ito, babagsak sa dagat yan. Hindi ganun eh. Sabi niya, whosoever shall say unto this mountain, King James pa yan, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but believe that those things that he saith shall come to pass, he shall have whatever he saith. Words has power. Our words may power. Amen. Nakikinig po ba tayo? Hindi na may ibig sabihin may power eh. Pagkaroon ng bulaklak, ting! Magkaroon ng prutas, ting! Hindi ganun. Hindi ganun ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya, merong time na hihintayin. Merong time. May times man dyan. Maghihintay ka. One of these days, makikita mo yung sinabi mo nangyari. Whether it is a blessing or a curse. Kaya sabi ko nga last week, di ba, in-illustrate ko sa inyo yung experiment ni Dr. Ang pangalan no? Si Emoto? Masaru Emoto. Kailangan ko ba bang ulitin? Mabilis lang. Tatlong container, para may tatlong container, nilagyan ng tigi-tigi sa label, nilagyan ng rice, may tubig, good rice, ignore rice, and bad rice. Every day, kung anong nakalagay na label doon, good rice, puro magaganda, ignore rice, hindi na pinapansin, bad rice.
kinakurse niya, After 1 month, nabulok yung bad rice, nagkapunggos. Yung ignore rice, malapit na magkapunggos. Yung good rice, hindi nagbago. Sabi ni Dr. Emoto, sa mga anak, sa mga bata, huwag niyong sasalitaan ng mga cursing words or bad words. Makukurap ang pagkatao niya. Huwag niyo rin i-ignorin. Makukurap din in the future ang pagkatao niya. Speak good words. Speak words of blessing. Nung sinabi niya yan, maraming hindi naniwala at maraming to prove. Kung totoo hindi ang ginawa niya, ginaya nila. Ang daming gumaya. Nasa YouTube yan, tingnan nyo. Ang daming gumaya. Lahat ng gumaya, napatunayan nila. Totoo yung experiment ni Dr. Emoto. That there is power in our words. Kaya pagka lagi mong sinasabi sa sarili mo, nanghihina ang katawa ko, pahina ng pahina, everyday nararamdaman ko, parang darating ang panahon na malulumpo na yata ako, mabebedridden na yata ako. Nako, pag yan ang sinabi mo, you are already cursing yourself. Kaya title nito, don't curse yourself. Lagi ko tinuturo sa inyo ito. Ikaw bata ka na, pakatamad mo. Tingnan mo, tandaan mo, paglaki mo, wala kang kahinat na wala kang mararating. Kinurse mo na yung anak mo. Ang mga teacher, minsan ganyan. Pedro, hanggang ngayon ba? Ang bobo-bobo mo pa rin? Hanggang ngayon ba? Utal-utal, hindi ka pa rin makabasa. Eh, babagsak kita. Hindi ka makakapasa. Forever na bobo ka. Kinurse niya na yung kanya student. Lalong may effective, lalong very effective kapag nagsasalita ng word of blessing or word of curses ay authority figure. Authority figure. Lagi ko siya sabi, sino yung authority figure? Sa pamilya, ang authority figure ng mga bata, ng mga anak ay parents. Maliwanag po ba? Sa church, ang authority figure ninyo ng mga members sa church ay ang pastor. Sa city natin, ang authority figure ng mamamayan ng San Pablo ay si Mayor. Sa bansang Pilipinas, ang authority figure natin ay ang presidente natin, si President Duterte. Sa military, authority figure ng captain o ng private na sundalo, captain. O yung officer nila, o yung lieutenant, then captain. Then authority figure lang captain yung mas mataas ka, major. Then major yung mas mataas. At general. May kanya-kanya. At marami hindi nakaka-alam nito, nakaka-realize, na binigyan ng Diyos ng responsibility, right, privilege, authority, and power to bless their people. At kahit blessing, pag asinal tayo curse, mangyayari rin. Kaya sabi sa Bible, do not curse them, but rather bless them. Maliwanag po ba? Kaya, bless yourself. Pagharap niyo sa umaga pa lang, i-bless niyo sarili niyo. You are blessed. You are healthy. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ganito, ganyan. I-quote nyo ang salita ng Diyos. Ibalik nyo sa Diyos ang kanyang salita. Ibalik nyo. Kasi sabi ng Panginoon sa Isaiah 55:11, walang salita ko hindi babalik sa akin na hindi maling, hindi magbubunga. Lahat ng salita ko binabalik sa akin will bear fruit. Magbubunga sa lugar ng pagsugal. Magbubunga ang aking salita. For the word of God is not void of power. Binabalik natin ang kanyang salita. True words, Lord, sinabi mo. Lord, sinabi mo po ito. At ikaw ang totoong Diyos at hindi ka sinungaling. Ikaw ang nagsabi nito. Once na ibinalik mo sa kanya, pinalala mo sa kanya ang kanyang sinabi, maghintay-hintay ka lang. It will come to pass. Amen. Okay. Ngayon, kaya nangyari sa, hindi ko nabubuksan Bible, sa Numbers chapter 14, verse 27 hanggang 29. No? Sabi ng Panginoon Moses, nagalit na ang Diyos.
Kasi lagi sinasabi ng mga Hebrew people, mga Israelites, ano ba Moses, dinala pa kami ng iyong Diyos dito sa wilderness just to die? In this wilderness? Ano ba, ibalik mo na kami, babalik na kami sa Egypt. Reklamo rin, reklamo doon. Hindi kami makakapasok sa promised land. On the way pa lang, mamamatay na kami. May mga higante dyan eh. Ano ba? Nagalit ang Panginoon. Mababasa niyo sa Numbers chapter 14 verse 27 hanggang 29. Moses, sabihin mo sa kanila, kung ano yung sinalita nila sa aking pandinig, ay yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Lahat sila, mga bubuwag sa wilderness. Hindi sila papasok sa promised land. Kung ano yung kanila sinalita sa aking pandinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Hindi sinabi ng Diyos na kung ano yung inugali nila na nakita ko, yun ang pangyayarihin ko sa kanila. O mamalasin sila. Hindi yun ang sabi. Hindi yun ang sinabi. Sabi ng Panginoon, kung ano yung sinalita nila sa kanilang bibig, sa aking pandinig, yun ang pangyayarihin ko sa kanila. See? Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ng kanyang bayan, tayo, even the Jews, even yung Moses generation, ay makakarinig siya ng mga complain, negative words, cursing words. Ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, words of blessing. Words of praise, words of blessing, ibibigay natin sa Panginoon. Sa bawat isa, words of blessing, words of praise. Sa pamilya natin, words of blessing. Bibigay, hindi cursing words. Sa gumawa na masama sa inyo, words of blessing pa rin. Do not curse them, sabi. But sinabi sa Romans 12:14, do not bless them, but do not curse them. Kasi, ipower talaga ang cursing words. May power. Kung walang power, hindi sasabihin sa Romans 12:14. But sinabi, do not curse them. Kasi nga, may power of words. Kaya meron niyang magtanan eh, mag-boyfriend. Pagbalik nila, galit na galit yung magulang. Tandaan nyo! Umalis kayo dito, hubad. Babalik kayong hubad at babalik kayo, gagapang kayo na tulad sa ahas. May ganyan nangyari. Sa buong buhay nila, kahit may pinag-aralan sila, professional sila, hindi sila makabangon-bangon sa poverty, sa mala, sa sakit, karamdaman, sa problema forever, na bandage sila sa sumpa. Dahil yung kanilang authority figure, yung kanilang magulang, nag-release ng word, cursing word sa anak. Maliwanag po ba? Kaya wag mag-isa natin sa do not curse yourself. Ni wag lalabas sa bibig natin na ewan ko bakit kaya lagi akong walang pera? Ba't kaya lagi mabilis maubos ang pera ko? Ano bakit ako lagi nagkakasakit? Tuwing lalabas ako ng bahay para akong may sintomas ng COVID. Huwag ka magtataka, one of these days, magka-COVID ka. Those are cursing words. So mag-ingat po tayo. Sino nakakilala kay Brother Gerald? Gerald. Tandaan si Brother Gerald? Na napanood niya yung part 1 nito last week. Nag-message ka agad sa akin, Pastor, totoo po talaga yung power of words. Sa akin bakit, kapatid? Alam nyo, hindi pa ako mananampalataya noon. Sinabihan ko yung dalawa kong kapatid. Ang linaw, natatanda ko ngayon. Nagsisisi siya. Sabi ko po eh, sa kapatid ko lalaki, alam mo, lalaki ka, bakla ka. Tapos sinabi sa kapatid ng bahay, alam mo, paglaki mo, tomboy ka. Pastor, lagka, totoo. Yung kapatid ko lalaki, bakla. Yung kapatid ko babae, tomboy. Dahil sa sinabi ko, words of blessings or word of curses, both may power. One time yung ka-office mate ko,
secretary doon sa office ng president namin. Siya yung kauna na nagdala sa akin sa youth fellowship nila sa Moraita. Dahil nakita niya, nagsosolo ko, nagbabasa akong Bible, naborn again ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinaman niya, attend ka dito sa youth namin. Youth pa rin ako noon. Nakita ko, hindi lang pala ako ang mga born again, dami pala namin. Mga kaedad ko. Okay, tapos nag-establish na kami ng Bible study doon. Every morning, dadaan ako doon, bubuksan ko pito, babati, hello, Sister Beth. Nako, sa susunod ko anak, kambal. Eh, ayaw, gusto naman niya lalaki. Kambal na babae. Kasi may anak na silang babae. Eh, si Brother Ness naman. Every morning, bibirin ko, good morning. Nako, pag ikay nagbuntis, kambal na babae. Binibiro ko ngayon, hindi ko alam, may power ang words. Eh, nagbuntis siya. Alam nyo, nananganak, kambal na babae. Kaya meron siyang tatlong Maria. Sabi, yan, may tatlong Maria ka na. Tandaan niyo. Kaya huwag niyong i-joke ang words. There is power in every word that will come out of our mouth. Maliwanag po ba? Pero tandaan nyo, hindi ito yung magkaroon ng maraming pera. Hindi ganun yan. Magkaroon ako ng kotse. Magkaroon ako ng helicopter. Hindi ganun yan. Hindi ganun yan. Hindi tayo magician. Ganyan ang practice ng mga New Age, mga cult, kinoconfess yung greed sa kanilang puso. Tayo kinoconfess natin pangako ng Diyos, blessing. And words that are in line with the Word of God. Maliwanag po ba? Kahit hindi directly, by His stripes I'm healed, Jesus took my sickness, and by, kahit hindi mismo yung verse, yung word mo in line with the verse, in line with the Word of God, may power yun. Kinukot mo na yun. Pinara-praise mo lang. Kaya ako nung nagkaroon ako tuberculosis katubig ang left lungs ko. Ayaw nang tumalab yung antibiotic. Last resort, hihigupin na ng heringil. Hininto ko muna yung gamot. Huwag niyo akong gagayahin. Ha? Yun ang level ng faith ko ng time na yun, mataas. Every morning sabi ko, Jesus, Satan, you are a liar. I am healed 2,000 years ago. Jesus took my sicknesses and carried my diseases. And by His wounds, by His stripes, I am healed. Every morning, every minute, every time I haharap ako sa lamin, sinasabi ko sa sarili ko, you are healed. Dinala ni Jesus ang iyong sakit kalamdan. Ang lung disease niya, ang tuberculosis niya yan, ay pinagaling Panginoon 1,000 years ago. You are healed. Jun Cortez, you are healed. You are healed. After 1 month, the next day ako, I was healed completely. Sapagkat binless ko sarili ko. Amen. Eh kung sinabi ko, dahil dito sa lungs ito, tingin ko, 2 years na lang itatagal ko. Eh siguro, 2 years lang itinagal ko noon. Kasi Pastor Abak, sabi sa akin, sabi, dalating once a month, napunta rito, tandaan. Jun, ako may pakiramdam, mga 2 taon na lang itatagal ko eh. Ay, huwag mo sabihin yan. Mangyayari yan, bawihin yan. Ah, ganun ba? Oo. Next month, dumating. Ano, pakiramdam ko, baka 2 years na lang ko, pero lakas lang katawan na. Alam mo kung kailan siya namatay? After 2 years. After 2 years. At siya yung mamamatay na, tawa pa ng tawa, joke pa ng joke. At kinakamusta yung mga kaibigan namin, mga kapatira ng mga nakasama niya, ng mga nag-backslide. Kamusta na si brother ganito? Nakabalik na ba? Kamusta na? Tapos kung ano may bibigay niya sa akin, sapatos na bali, jacket, lahat gusto ibigay sa akin. Eh, yun ang nakita ko mamamatay na tawa ng tawa at masaya. Eh, sabi, hindi na ako magtatagal eh. Tanggapin mo na yan. Isuot mo yung sapatos ko. Pag sinuot mo yan, parang ako na nagpipreach. Kahit wala na ako, parang ako pa rin nagpipreach. Tapos patawa silang patawa. Joke silang joke. Then after
noon, namatay na siya. Wala tayong oras. Merong pinanggagalingan ng curses. Ito. It's either na from the devil or from God. Alam niyo ba, ang Diyos ay nagka-curse din. Nagka-curse ang Diyos. Yes. At isa sa mga kina-curse ng Diyos, yung lumabag, galit na galit siya sa ano eh. Basahin natin sa ano, para makita natin ano, na hindi sa akin galing to. Exodus 20. Galit na galit talaga ang Panginoon. Ewan ko, ba't ang nakagisnan natin yung reliyon eh. At ito, yung nakagisnan natin yung reliyon, Catholic Church, inalis nila sa Ten Commandments ito. Talagang inalis nila. Pag binilang mo, yung commandments nila, 1, 2, 3, 4, hanggang 10. May nawala yung ano. Nawala yung isa pero 10 pa rin. Yung pala, last verse, hinati nila. May katusuhan. Hinati. Exodus 20. Tukos sa 10 commandments. Verse 4. Ito yung inalis eh. Ang tanong, ba't mo aalisin? Di ba sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, ang sino man mag-alis, magbawa sa aking salita, at sino man magdagdag sa aking salita, may kaparusahan. Yes. Sukat alisin nila ito. So, pag tinanong mo sila, yung bis, kahit papa sa robot, tadungin mo dito, ewan ko kung may isasagot, bakit yung inalis ang verse ko? Ano isasagot nila doon? Hindi. 10 naman ang commandments namin. Hindi nga. Ba't mo inalis ang verse 4? Ano ba sinabi sa verse 4? Ito. You shall not make for yourself a curved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, I, Yahweh, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generations of those who hate me. Kaya pag nagwo-worship ka sa idols, gumawa kang graven images o idols, and you begin to worship it, nagre-release ka, ine-express mo yung hatred mo sa Diyos. Whether you love the Lord or not, hindi mo alam, ine-express mo yung hate mo. Bakit? Yung sabi ng Panginoon eh, those who worship idols, hate Him. Inalis ito. Inalis ito sa nakagisnan ni Rilio. Eh, galit na galit ang Panginoon. Dadalawin na up to the third, even to the fourth generation. Gano'ng kahaba yun? Alam niyo ba, isang generation, sa nakagisnan natin, one generation is 40 years. 40 years. Pero sa Bible, pag pinag-aralan mo generation, iba-iba pala ang generation. Minsan, referring ito sa isang lahi na one generation equals sa 100 years. No? One generation equals sa ganitong years. Magkakaiba pala yan pag sa Bible tinignan. No? So sa atin, pamantayin natin, one generation is 40 years. Ay, hindi lang pala ganun ang generation. Depende. No? So who knows? Baka hindi lang 40 years. Maybe God is referring to 100 years or 40 years. Depende. So, ibig sabihin, may curse na darating
sa mga idol worshiper, because I am a jealous God, sabi ng Panginoon, up to the third and fourth generation. Marami pa iba example na may curse na binibigay ang Diyos. Especially sa Old Testament. So may curse na galing sa Panginoon. At ang remedyo doon, para mawala yung curse, is to repent before God. I-repent natin yung mga kanununuan natin, na practice ng idol worship, nag-ingat ng mga idols o mga miniature na idols at mga anting-anting at mga, ang dami na sa atin sa Pilipinas, sa mga lolo-lolo na natin. Pwede natin hingi ng tawad sa Panginoon, Lord, forgive us. Forgive mo ang aming mga kanununuan, ang aming forefathers. Repentance ang answer. At aalisin ng Diyos ang curse. Papalitan niya ng blessing. Yun ay kung ang Diyos ang nag-release ng curse. And praise God, if you are under the new covenant, if you are under the new covenant, at ikay manampalataya kay Kristo, you are no longer under the curse. Amen. Wala tayo sa curse. Sa Deuteronomy 28, sabi ng Panginoon doon, pamula verse 1 hanggang verse 4, I think hanggang verse 40, puro blessing. Pag sinunod mo ang Panginoon, darating ang blessing nito. Pag sinunod mo ang Panginoon, darating ang blessing nito. Pagdating sa verse 15, pababa hanggang katapusan, puro curses. Pag ikay naging disobedient, pag hindi mo sinunod ang Panginoon, curse will be. Puro curses. At yung curses na yun, galing sa Panginoon. Caused by disobedience. Pero, yun ay under sa Old Covenant. Sinabi ng Panginoon sa mga Jews. Pagdating sa New Covenant, Galatians 3:13 hanggang 14, ang sabi, Jesus, ano si Jesus? He was a curse for us. He was hanged on the cross, crucified on the cross. Bakit? To redeem us from all the curses of the law. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on a tree, so that the blessings of Abraham might come to us, might come to the Gentile church sa atin. Gentiles tayo dati. If you're not a Jew, you're a Gentile. Eh, hindi na tayo Gentile because Gentile means pagan. Hindi na tayo pagan. We are Christians. At ang blessing ni Abraham through Jesus, through His cross, dadaloy sa atin. We're no longer under the curse of the law. Kaya pag na-violate mo ang utos ng Diyos, huwag kang mag-alala. You are living under the grace of God. Amen. Huwag kang mag-alala. Sabi mo, kung nagkamali, Lord, sorry, patawarin mo ko. Immediately, aalisin ng Diyos ang pagkakamali-kamalian natin. The blood of Jesus, sapat to cleanse us every day. Amen po ba? Ngayon, kung ang curse ay galing kay Satan, you don't have to repent. Pag galing kay Satan, maraming paraan na ginagamit si Satanas to curse God's people. I refer to God's people sa atin. Maraming paraan ginagamit si Satan to curse us. God's people. At pag hindi alam ng bayan ng Diyos natin, Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Pwede kang mamatay, pwede kang tamad, pwede kang maepektuhan ng mga curses kung ignorante ka masyado sa salita ng Diyos at hindi mo alam who you are in Christ. Hindi mo alam ang iyong authority and power. Hindi mo alam kung anong pangako sa iyo ng Diyos. Ignorant ka. My people perish for lack of knowledge. Pero kung alam mo, you know who you are in Christ, you know kung ano ka sa Diyos kay Kristo Jesus. Si Jesus at tayo ay iisa. He who is joined unto the Lord is one spirit with Him. And as children of God, we became joint heir together with Christ. Romans 8:17. Amen. And we are now seated together with Christ in heavenly places. Ephesians chapter 2, verse 5 and verse 6.
We know who we are in Christ. Kung alam natin, and we have authority laban sa diablo, laban sa mga curses. We have power and authority to nullify those demonic cursing words. We have power to destroy those curses. Curses sa ating buhay, curses sa ating pamilya, curses sa ibang tao. We have the power to destroy those demonic curses. Kung yan ay galing sa demonyo. At maraming paraas, Satan, isa-isayin natin, pwede nang kasangkapanin ang tao. Pwede nyo kasangkapanin ang kapitbahay nyo or best friend mo, no? Magsalita ng cursing words. Pwede nyo kasangkapanin ang mga mangkukulang. No? Habang mangkukulang, mga sorcerer, mga albularyo, mangkukulang, kinukulam ka na, hindi mo pa alam. Pwede nyo kasangkapanin yun. But if you are filled with the Holy Spirit and always immersed in the presence of God, yung kulam na yun babalik sa kanila. Ganyan lang yari kay T.L. kay Reinhard Bonnke. Habang nasa crusade siya, millions mga tao, merong apat na witch na babae, witch, umatin to curse Reinhard Bonnke. Ngayon, retired na siya. Ito yung napaka-faithful na man of God. Hindi na siya umalis, hindi na siya tumigil sa pagmimisyo sa Africa. Kahit ang hirap ng buhay sa Africa, na malagi na siya talaga sa Africa. German siya, pero English ang message niya. Ngayon, retired na siya kasi matanda na siya. One time, kinukwento niya, sabi niya, may apat na witches umaten sa kanyang crusade. Then, kinakurse pala siya. Kinakurse. At habang kinakurse siya, sumama ang pakiramdam nitong apat na mga witches ito. At sabi nila, mas matindi ang power nitong man of God nito. Talo yung power natin. Anong gagawin natin? Tawagin natin. No? I-hire natin yung mas makapangyari, yung high-ranking witch. At tinawag nila, binili nila ng ticket, first-class ticket sa plane, yung witch na may malaking power, demonic power. Kargado na malaking kapangyarihan ng Diablo. At nung dumating sa crusade, kinurse na si Reinhard Bonnke. Nung kinurse na si Reinhard Bonnke, bumagsak yung babae dahil bumalik yung curse. At nangisay. Sabi ni Reinhard Bonnke, hindi niya alam na witch yun. Naipag-pray pa raw niya yun. Hindi niya alam. Kinakaya ganun. Kinurse siya. Ang tanong, paano niya nalaman yun? Ito ang dahilan. Nalaman niya yun, yung isa sa mga witch, pumunta sa kanya, humingi ng apology, nag-sorry, sabi, Bonnke, napatunayan namin mga witch na ang Diyos mo ay mas makapangyarihan sa amin Diyos. Hindi ko alam kung nangyari doon sa tatlong kaibigan ng witch them. Pero yung isa ay na-born again, nag-repent. At sinabi, nag-hire kami ng high-ranking witch. Mataas ang rango, mataas ang level ng kapangyarihan. Hinar namin, binayaran namin, first-class ticket pa. Pero ang nangyari, muntik lang mamatay yung witch na yun. Nung kinurse niya ang man of God, bumalik sa kanya. Ngayon, tanong, paano kung hindi ka spirit-filled? Paano kung ignorante ka sa posisyon mo as a servant, as a son of God? Paano kung hindi mo alam ang salita and you are not spirit-filled Christian? Paano? Ito, sasabihin ko sa inyo, hindi sa minemenos natin ang power natin, hindi sa pinag-iingat tayo ng Panginoon, pwede makapasok yung mga curses na yan. Kung ikaw ay very weak at ikaw ay compromiser sa kasalanan, nako, delikado ka. Maging yung dating witch, nag-testify siya, sabi niya, wala kaming, no match kami sa mga Kristiyano. But, pag ang isang Kristiyano ay very weak at carnal, compromiser, living in sin, nakakapasok yung aming kulam. Hindi. Kukuha lang kami, yung, sabi niya, yung buhok sa suklay, makuha lang namin, tatali namin sa paa ng ibon, paliliparin namin forever, hanggat hindi nakikita yung ibon na yun. Forever, masisira ang ulo nung may-ari ng buhok. Sabi niya, dati mang kukulam yan.
na na-born again. Pero kapag isang mananampalataya, alam niya kung ano siya sa harapan ng Diyos. Meron siyang knowledge of the Bible, Word of God, filled with the Spirit of God. Hindi namin kaya. Bumabalik sa kanila ang mga curses. Amen. Isa pa, si Satan, ginagawa na, pwede siyang mag-curse through objects. Through objects. Nasa Bible lang, sa Old Testament, binawal ng Diyos. Ano mang images, objects, na ginamit sa worship, huwag mong ipapasok sa bahay mo. Even books na mga occult or mga cult religion, huwag mong ipapasok sa loob ng bahay mo. Pag binigyan ka ng Jehovah's Witnesses ng book o ng babasay, itapon mo. Binigyan ka ng Mormons, itapon mo. Huwag mong hayaang nasa loob ng bahay mo ang mga babasahin niya. Ang spirit of confusion ay maririnig sa loob ng bahay. Bandang huli, baka makahikayat ka pa. Anything na hindi sa Diyos, huwag mong papapasukin sa bahay mo. Mga object, mga galing sa ibang bansa na binebenta na antique, mag-ingat ka. Baka yan ay ginamit sa worship. And curse will enter into your house. Dati ang panahon, biglang ang mga ulo ng tao sa loob ng bahay, pamilya, umiinit. Nagkakaroon ng disunity, faction sa family, away-away, hanggang sa magkahiwa-hiwalay. Or magkakaroon ng espiritu ng cancer, sakit na hindi gumagali sa loob ng bahay because of that object na sa loob ng bahay. Remove it. Burn it. Destroy it. Makikinig po ba tayo? Nasa Bible, sa Old Testament. So through those occultic object niyo, pwedeng ang bahay, tahan, pamilya, ma-under the curse. So remove it. Ano mang ginamit sa pag-worship and it is a false god, no? Tapon, sunugin. Kasi ang curse nasa loob ng bahay. Maging mga images ng mga dragon sa mga banga na nabili mo pa sa Wuhan, China. Nakapulupot yung ahas or dragon sa banga. Kung meron kang guys sa bahay, kapatid, durugin, sunugin mo. It is a curse. Image ni Satan ang dragon curse. So maraming paraan. Kung meron kang anting-anting, sunugin mo na. One time, may nagpa-deliver sa akin. Naki-attend lang dito. Nakiki-attend lang. Hindi member ng church. Nakiki-attend lang daw siya. Babae. Dati siya may boyfriend na hindi ko maalala kung namatay na yung boyfriend niya. Binigyan siya ng anting-anting. Nung napakinggan niya message ko about anting-anting, mga demonic spirit, kinausap niya ako after the service. Sabi niya, Pastor, gusto ko pong isurrender yung aking mga anting-anting. Pwede po ba? Oo, ako. Eh, ano pong gagawin? Ako na susunog. Nasa isang atasi case mo. Oo, dali mo dito. Gumawa kami schedule, dinal dito. Dito ko pinupo. Nako, bagong atasi case. Ang ganda, bagong bili. Lahat ng mga anting-anting andun. Ang dami. No? Ang dami, mga medals, panyo, tuwalya ko, ano-ano. Sabi, bigay po yan nung dati kong, nung ex-boyfriend ko, nabigay pamana sa kanya lang nanay niya. Yung nanay niya, patay na. Sabi ko, sige, pinagkakatuwa sa akin to. Okay. Susunugin ko na ito. Pawa sa akin natin. Kasi curse ito. Biglang, nagsalita yung demonyo sa pamagitan ng babae, pumasok. Huwag naman, hindi naman makakaano yan. Ako yung nanay ng dating boyfriend niya. Parang awa niya, huwag mo, ang bait. Nakikiusap sa, sabi ko, huwag mo na akong dramahan. Demonyo, in the name of Jesus, I cast you out! Umalis yung demonyo, natauhan yung babae. Alam mo yung nangyari? Eh, nag-aago po yung isip ko, parang may nagsasalita na, hindi, oo, nasapian ka. Eh, okay na, sunugin natin. Sige mo, sinunog ko. Sinisindihan ko, ayaw masunog-sunog.
Nagpatulong na ako sa caretaker natin, si Brother Edwin nga ng caretaker. Brother Edwin, busan mo nga ng gas ito, sunugin. Nasunog din. Pati yung atase kay sinunog namin. Curse yun eh. Kita nyo, doon susunog. Sabi ko, sige, kapatid, susunogin ko na itong mga anting-anting. Biglang sumulpot yung demon. Huwag naman, pastor, parang awa mo na. Eh, nakikiusap ako, huwag mo susunogin na. Kasi galing sa akin ang pinamana ko sa anak ko, binigay sa kanyang girlfriend. Huwag naman po. Sabi ko, sinungaling ka, demonyo, in the name of Jesus, I cast you out. Huwag! Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumayas yung demonyo. Kita nyo, kung hindi back up ng demonic powers yung ting-anting, nakikiusap ka. Eh, lumalis siya. So, kaingat tayo no, sa mga objects, no, sa mga babasahin sa bahay. Meron akong pinag-pray sa conception. Ito na ang pinakahuli. Lampas na tayo sa oras. May pinag-pray ako sa conception. Pinatawag ako ng kapatira sa ibang churches. Minsan kasi, nung hindi pa, wala pa COVID, may mga humingin tulo from different churches, pinapatawag ako. At meron daw nag-refer sa akin, ako daw yung nagkakanda kong deliverance. Oh, kakako. Pinuntahan ko sa Concepcion, sinama ko doon. Yung asawa may cancer sa liver. Within 2 weeks, lumaki ang tiyan. Ang laki ng tiyan. Sabi ng babae, habang nagkukwentuhan kami doon, napansin ko yung figure dito, merong ribulto, nakaframe sa parang glass ng aquarium. May palaka, pangit na pagkakagawa, yari sa putik, binihisa, nakalagay, frog frames. Sabi ko, saan galing to? Kasi may suspecha ako doon. Ah, yan, pa-birthday ko po eh sa asawa ko kasi nag-iisip ako, anong mapa-birthday kong medyo unique, nakita ko yung putik, eh, kinuha ko yung putik, kinipil ko, kinortiha ko, artistic eh. Binisa ko, kaya nilagyan ko, frog prints. Eh, ang laki ng tiyan nung ano. Bukod doon sa rebulto ng frog na may demon, sabi ko, dito nang gagaling yun. Pero, nasa-sense ko, merong. Pwede bang umikot ako dito? Sige po, tinignan ko lahat. Tinignan. Okay naman, wala namang cult object. Sabi ko, meron ba kayo dito mga libro ng occultism? Ay, marami ho. Yun, natumbok ko. Nasample, mga kita. Nandiyan ko sa ilalim ng hagdan. Hinila, isang balikbayan box, punong-puno, series. Leather bound, parang Bible. May gold pa sa gilid. Leather bound, ganyan kakapal, bawat volume. Kung ilang volumes yung puno yung balikbayan box. Series na lahat ng klaseng technique sa occultism nandun. Sabi ko, alam mo, ang mamahal ng box na ito. Eh, pamana po sa amin niya nung tiyahin niya. In fact, ito pong bahay nito, pinamana lang auntie niya sa asawa ko. Sa kanya binigay. Ah, dito dati laki. O, nung bumalik bayan, galing Amerika, dala-dala niya yung mga books na yan. At namatay sa cancer yung tiyahin ng asawa ko. Pinamana yung mga books, pati itong bahay. Sabi ko, alam mo, ikaw magdi-decide, sasuggest ko lang sa'yo. Kung gusto mong gumaling ang asawa mo at makalaya kayo sa curse, sunugin mo itong mga books, occult books, kasi may curse yan. Habang nandyan yan, nag-ahari dito ang kadiliman at ang curses na sa bahay nyo. Suggestion ko lang yun. Ikaw ang susunog. Ayoko pakalman eh. Mami, pag sinunog ko yun eh, gumawa ng eksena, tapos ihabla ko. Yan, sinunog. Kinuha sa amin. Ako, ano. Then, inakyat ko, pinag-pray ko, you may liver cancer. Pagdating doon, laki ng tiyan. Kahawig nung palaka. Ninibandilize ko, like ko, kaibigan, mahal ka ni Jesus, si Jesus namatay para sa'yo. Namatay si Jesus, mahal ka ng Panginoon. Kalooban Diyos, pagalingin ka. Kalooban Diyos, bigyan ka buhay mo lang ngayon. Ito ang Panginoong Jesus. Lilinisin ka sa lahat sila. Gusto mong tanggapin? Opo, manalangin tayo. Tinanggap niya ang Panginoon. He accepted the Lord Jesus Christ to be His Lord, God and Savior. Mababa kami, sabi ko, sa asawa niya, Mrs.
mag-decide ka tungkol sa mga books na yan. Tanda mo yung sinabi ko. Alis na ako. Umalis na ako. Hindi niya sinunog. Namatay yung asawa niya, hindi niya sinunog. No, hindi niya sinunog, after several weeks, yung bahay, kinukulit siya ng mga kamag-anak ng asawa niya, inaagaw sa kanya yung bahay, nag-away-away, nagkagulo sila. Bakit? Hindi niya natanggap yung blessing from the Lord. Why? Hindi niya sinunog yung pagmumula ng curse at namatay pa yung asawa niya. So lahat ng ito, totoo-totoo mga kapatid. So kaingat tayo. At lagi nating i-bless ang ating sarili, i-bless natin ating pamilya, i-bless natin ating mga anak. Learn to release prophetic words. Prophetic words para sa sarili mo. Prophetic words para sa mga anak mo. Mga anak, giginhawa kayo. Ikaw, magiging doktor ka. Ikaw, magiging pastor ka. Ikaw, i-lay hands nyo. In the name of Jesus. Pinagpala kayo ng Panginoon. Pati ikaw, layas mo na rin sarili mo. Amen. Natutunan po ba tayo? Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. So, kalimutan ko sabihin, pag galing sa Diyos ang curse, repent. Amen. Yan ang answer. Repent. Actually, we're no longer under the curse of the law. Pero minsan nakakapasok. Bakit? Katigasan ang ulo natin. But, you can repent before God. Pag ang curse galing sa demonyo o kay Satan, anong gagawin? Alisin yung pinanggagalingan ng curse at rebuke that satanic powers. Rebuke that occult spirit. Rebuke those demonic spirit na pumasok sa tahanan. Rebuke them. Cast them out, palayasin. Amen. Cast them out pag galing sa kanila. Amen. Kaya praise God at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito, for your presence, for your goodness. Thank you, Lord, for delivering us from the powers of darkness and you have translated us into the kingdom of your dear Son. We are now living in the kingdom of God. We are blessed. We are no longer under the curse of the law. We're no longer under the curse of the devil. We're no longer under the curses of this world. We are under the blessings of Abraham. We are under the blessings of God. Blessings of Abraham through the Lord Jesus Christ. Marami po salamat, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga may sakit karamdaman, heal them today. Sapagkat wala na po sila sa curse ng sickness and disease. Wala na sila sa curses of the law. Kung meron mang sumablay sa pagsunod sa iyong mga utos, forgive us, Lord. Cleanse us with your precious blood. Cleanse us, Lord, by the precious blood of Jesus. And heal us. Heal your people, Lord. Heal your people right now. In the name of the Lord Jesus Christ. Maging yun sa mga nasa tahanan, nanonood ng live stream nito. Heal your people. Heal them right now. I rebuke that demonic spirit of sickness and disease. Come out of them right now in the name of Jesus and be free in the name of Jesus. Be healed. For Jesus took your sicknesses and carried your diseases and by Christ, by His wounds, you be healed. In the name of Jesus, Lord, maraming po salamat. We are anointed. Sabihin natin, I am anointed. I am blessed to be a blessing for the glory of the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, Hallelujah! Amen. Amen. So, nasa Facebook po ito. Pakilike niyo yung page ko. Hindi pa tayo nagla-like ng official page natin, JCLG Ministries, official page po natin. At pakilike itong video, pakishare nyo po sa iba. The more na mga tao na sisharean natin, the more na tayo ginagamit ng Panginoon. Every time we share this video, this word of God, God will bless them,
And God will also bless your life. In Jesus' name, God bless you all. This is my desire.